Sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo. This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon na Martes, Marso 26, taong 2024 at ngayon nga po ay ginugunita ang Martes Santo. Sa ating mga headlines, ang La Nina, 62% inaasang mararanasan sa buwan ng Hunyo ngayong taon ay niyan sa Department of Science and Technology at State Weather Bureau. Gawa naman ng earthquake drill sa gabi, kinukonsidera yan ng Office of the Civil Defense. Bansang India naman, suportado ang Pilipinas sa paninirigan sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Samantala, consignee naman ang package na naglalaman ng 20.4 million pesos na halaga ng shabu doon sa Ninoy Aquino International Airport, arestado. Tatlong milyong pertussis vaccine doses na katakdang dumating sa Pilipinas sa lalong madaling panahon ayon sa Department of Health. Sa international news naman, tutukan mamaya, may update po tayo doon sa gumuho na Baltimore Bridge sa Estados Unidos matapos na mabangga ng malaking cargo ship sa may Patapsco River. Haabot naman sa 20 workers at ilang sasakyan, pinaniniwala ang nahulog sa naturang ilog. Live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at Kastar Nation, nasa 62% ang posibilidad na makaranas ng La Nina ang Pilipinas sa taong ito. Ito ang inihayang ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum na nakikita ang maranasan ito pagsapit ngayon sa buwan ng Hunyo, subalit hindi naman ani agad mararamdaman ang epekto ng La Nina. Paliwanag ni Solidum, dahil sa pinagsama-samang epekto ng El Nino at La Nina, magkakaroon ng pagkaantala o tinatawag na delay ng panahon ng tag-ulan. Batay aniya sa historical data, nakararanas ang bansa ng mainit at tuyong hangin bagong mag-La Nina, kaya napapahaba itong mga buwan na may drought condition. Ang kasagsagan nito aniya ngayong Abril at Mayo, saka ang babawasan pagsapit naman ng buwan ng June hanggang July. Ang epekto naman ito na may mga probinsya pa rin na makaranas ng drought condition hanggang pagsapit naman ng buwan ng Agosto ngayong taon. Pagsapit ani ng Setyembre, wala nang makikita ang pag-asa na drought condition sa bansa kundi papasok na ang mga pag-ulan at bagyo. Kinumpirma din ni Solidum na patuloy na humihina ang El Nino, subalit ang epekto nito na mainit na panahon at tagtuyot ay patuloy pa rin mararanasan. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng pahayag ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum. Because the whole country will be affected, no? Total kasi ng 72, no? Both drought and dry spell. By May, the total is 64, so lesser number, and the less affected areas will be starting in southeastern Mindanao, yung southern Mindanao, less affected na ng drought and dry spell. Now, the implication is that we will still have the same preparedness even though it's drought or dry spell. There's still lack of water, and so the lack of water will be the main factor for the different responses of both local government and the public. Mga kabombo at Kastar Nation, ang pahayag ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum. Target naman ng National Irrigation Administration o NIA na pabilisin pa ang konstruksyon ng mga karagdagang dam sa bansa sa loob yan ng 3 taon. Ayon kay National Irrigation Administration Administrator Eduardo Galien, na nagpagawa na ang ahensya ng Design and Build Manual para mapaiksi ang konstruksyon ng mga dam. Ang pagtatayo kasi niya ng mga karagdagan na dam ang nakikitang solusyon ng ating pamahalaan para tugunan ang water deficit sa bansa, lalo na kapag taginit. Dagdag pa ni Gillian na bukod sa pagtatayo ng mga high dams, ay nais din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan ng National Irrigation Administration ang water management. Sinabi pa ng Pangulo na pag matagalang solusyon ang mga malalaking dam, lalo na kung mayroon pang irigasyon,
flood control, power generation, domestic water at aquaculture. Samantala, sa kasalukuyan naman ay sinisimulan na ng ahensya ang pagtatayo ng Bayabas Dam, Maringalo Dam, Alimit Dam at yung tinatawag po na Tumawini Dam. Kaugnay niyan, narito pang karagdagang pahayag ni National Irrigation Administration Administrator Eduardo Galien. Ang bilin po ng ating Pangulo sa atin, at ito naman po ating ginagawa ngayon, ang future solution po natin dyan, of course, is magtayo tayo ng additional na dams. Like in the case of Pampanga, meron na po tayong sinisimulan po dyan, ano po, Bulacan, ha? Yung ating Bayabas Dam. Naibig na po natin ito, nagsisimulan po na po tayo ng construction. Doon naman po sa Parateng Nueva Ecija, itong Maringalo Dam natin, ready na rin po tayo dito. Sa parte naman po ng Magad, ready na rin po kami dito sa Alimit Dam natin, Tumawini Dam. So again, ang solusyon po natin dito talaga is, at ito rin pang gusto ng ating Pangulo, is yung mag-shift tayo from flood control to water management. Yun po yung, yun po yung ating ginagawa ngayon. Ano po. So isipin po natin, ulitin. Napakinggan po ninyo ang bahagi ng pahayag ni National Irrigation Administration Administrator Eduardo Galien. Kaugnay pa rin yan sa plano ng pamahalaan na pagtatayo ng mga karagdagang dams sa ating bansa. Samantala, iniulat naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nasugatan ng ilang miyembro ng grupo ng mga Pilipinong scientists at researcher na nagsagawa nga ng marine resource assessment sa Pagasa Island matapos nga na iharas ng Chinese helicopter ang mga ito noong Sabado. Sa video na nilabas ng ahensya, makikita ang umaaligid sa malapitang distansya ang People's Liberation Army Navy helicopter na may tail number 57 sa taas ng Sandy K 3 at 4. At minumonitor ang aktibidad ng research team ng Pilipinas. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources personnel, natakot ang mga marine researcher matapos lumapit ang helicopter ng China 50 feet lamang ang layo mula sa ground sa loob yan ng 10 minuto. Ilan sa mga scientists at crew ng BFAR ay nagtamo nga ng minor injuries gaya ng galos at hiwa dahil sa malakas na hangin at debris dulot ng patuloy na pag-aligid ng eroplano itong helicopter nga ng China sa naturang lugar. Ang crew naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagmamando sa underwater drone ay halos malunod dahil hindi ito makaalis sa tubig. Dulot yan ang malakas na hangin dala ng helicopter, ngunit naisalba ito kalauna ng kanyang kasamahan. Nakarinig din ang research diver ng ping sound sa na may 3 segundong interval habang nagdadive sa Sandy K3. Dahil nga sa naturang insidente, ni-recall ng mission commander ang naturang research team. Nangyari ang harassment ng Chinese helicopter sa parehong araw na binoba naman ng China Coast Guard vessel ng water cannon ang resupply boat ng Pilipinas na UNICEF May 4 habang nagsagawa nga ng resupply mission sa Ayungin Shoal na nagtamo din ng matinding pinsala at kinasugat naman ng 3 personnel ng Pilipinas. Mga kabombo at Star Nation, bilang pakikiisa nga sa paghihirap, pagkamatay at ang muling pagkabuhay ni Jesucristo, ang himpilan ho ng Bombo Radio Philippines ay pansamantala munang hindi mapapakinggan na pagsapit huya ng Biyernes Santo, Maros 29 pagkatapos ho ng coverage ng 7 huling salita ni Kristo, itong tinatawag na 7 palabras, at ang lahat po ng 31 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines ay magpapatuloy sa kanilang pagsasahim papawid sa pagsapit huya ng Linggo ng Pagkabuhay, Maros 31, 2024. Kasabay naman ang pagkilala sa katotohanan na maaari daw na tumama ang mga sakuna anumang oras, kinukonsidera ngayon ng Office of the Civil Defense ang pagsasagawa ng earthquake drill sa gabi para mapaigting pang kahandaan ng publiko. Ayon kay Office of the Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, maaaring i-practice din ang naturang inisyatibo sa mga susunod na earthquake drills na pinangungunahan mismo ng Office of the Civil Defense sa halip na tradisyonal na pagsasanay lamang tuwing office hours. Ang Office of the Civil Defense nga ay nagsasagawa ng quarterly national simultaneous earthquake drill para palakasin pa ang earthquake preparedness ng iba't ibang mga sektor sa bansa.
Una rito nitong araw nga ng Lunes kasabay ng Lunes Santo, isinagawa ang first quarter national simultaneous earthquake drill sa may Camp Aguinaldo sa lungsod ng Quezon. Isinagawa dito ang isang camp-wide evacuation drill na sinundan ng communication exercises para ipakita at suriin ang coordination mechanisms ng gobyerno sakaling tumama ang pinangangambahang The Big One. Ito ay tumutukoy nga sa magnitude 7.2 earthquake dahil nga sa paggalaw ng West Valley Fault. Bombo International News. Bumagsak o gumuho ang Francis Scott Key Bridge sa Baltimore sa Estados Unidos ngayong araw matapos nga bumangga ang isang malaking cargo ship sa may haligian ng tulay. Agad na bumigay ang tulay at nabagsakan maging ang barkong nasa ilalim nito. Wala pa namang datos ang Maryland Transportation Authority kung mayroong naitalang namatay sa insidente. Ngunit ayon sa Baltimore City Fire Department ay mayroong ilang mga sasakyan at mahigit 20 katao ang pinaniniwalaang nalaglag sa may Patapsco River. Ang Francis Scott Key Bridge nga ay isa sa mga steel arc shape na tulay na mayroong haba na 1.6 milya. Sa ngayon ay nakalatag na ang iba't ibang mga ahensya sa lugar para sa ginagawang rescue operations. Oras 10 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi at sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nagpahayag ng suporta si Indian Foreign Minister S. Hashakar para yan sa Pilipinas sa paninindigan na soberanya ng ating bansa sa loob ng West Philippine Sea kasunod ng mapanganib na water cannon attack na matinding nakapinsala nga sa resupply boat ng Pilipinas at ikinasugat ng 3 Pilipinong Navy personnel nito. Kapwa na ngako din ng Pilipinas at bansang India ng pagpapaigting pa ng kooperasyon at pagdating sa larangan ng depensa, seguridad, maritime at ekonomiya sa pagharap naman ng tumitinding mga hamon sa rehiyon. Sa isang joint press briefing kasama ang counterpart nito na si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, binigyan din ni Jashankar ang pangailangan para yan sa rules-based order sa mapayapang o mayamang karagatan na inaangkin ng China sa kabila pa yan ng pang-international tribunal ruling na nagpapawalang bisa nga sa mga claims ito. Sinabi din ng Indian Foreign Minister na ang pag-unlad ng rehiyon ay makakamit sa pamagitan niya ng pagtalima sa rules-based order sa ilalim niya ng UNCLOS. Lahat din aniyan ng partido ay dapat na masumunod dito sa sulat man o sa diwa ng international law. Hinamo naman ni Akbayan Party Head Rafaela David ang ikalawang pinakamataas na leader ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte na magsalita at ilatag ang kanyang posisyon sa gitna ng patuloy na agresibong mga aksyon ng China laban sa Pilipinas sa pinagtatalunang West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ng mambabatas na dapat na magpakita ng katapangan si Vice President Sara at depensahan ang soberanya ng ating bansa sa halip na gamitin ang kanyang boses sa pagdepensa kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Anya, kailangan ng mamamayang Pilipino ang tunay na mga leader at hindi traidor. Ang nakabibingian niyang pananahimik ni Vice President Sara ay malinaw na nagpapakita ng kanyang mga prioridad. Binaliwala din umano ni Vice President Sara ang kalagayan ng mga Pilipinong humaharap sa agresyon sa sarili nating karagatan. Matatandaan nga na noong Marso 12 ng kasalukuyang taon, nagpakita ng suporta si Vice President Sara kay Pastor Quiboloy sa pagdalo nito sa isang rally sa Liwasang Bonifacio at sinabi na ang congressional investigation laban kay Quiboloy ay trial by publicity at mapanirang puri umano ang mga krimen na inaakusa sa religious leader. Noon namang Marso 23, muling binombahan ng China Coast Guard ng water cannon ang resupply boat ng Pilipinas patungo ng Ayungin Shoal para sana yan magsagawa ng regular rotation and resupply mission sa tropa ng Pilipinas na nakaistasyon sa may BRP Sierra Madre na itinuturing namang military outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, tinanggal ng Department of Agriculture ang temporary ban naman sa pagpasok ng domestic at maging ng wild birds dito sa bansa mula sa Iowa at Minnesota sa Estados Unidos.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., ipinatupad ang naturang banoong nakalipas sa taon bilang tugon nito sa avian influenza outbreak sa dalawang estado bilang precautionary measure para mapigilan nga ang pagkalat ng virus dito sa Pilipinas. Kabilang naman sa ipinag-utos ng Department of Agriculture Chief, maaring ang katin sa Pilipinas ay ang live poultry, poultry products at byproducts gaya ng day-old chicks at maging hatching eggs. Ang base sa desisyon na ito sa official report ng U.S. Veterinary Authority sa World Organization of Animal Health na lahat ang apektadong mga bansa sa Iowa at Minnesota ay avian influenza free na simula pa noong Enero Adjust ng kasalukuyang taon. Ang Estados Unidos ay ang pangunahing pinagkukunin ng Pilipinas ng poultry products kung saan nakapagpadala ito sa bansa ng kabuang 180.5 million pesos o katumbas siya ng 10 billion pesos na laga ng mga poultry meat at products maliban sa itlog. Sa ibang balita naman, ikinatuwa ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang pag-adopt ng United Nations Security Council sa resolution para ipanawagan ang agarang ceasefire sa Gaza ngayong buwan ng Ramadan. Kalakip din ang naturang resolusyon ang pagpapalaya sa lahat ng hostage at ang walang hadlang na pagpapadala ng humanitarian assistance doon sa Gaza. Sa isang online post, sinabi nga ni Secretary Manalo na ito ay long overdue na at dapat nang ipatupad ng Hamas at Israel. Dagdag pa nito na dapat nang tugunan ng international community ang nararanasang humanitarian crisis sa Gaza. Kung matatandaan nga, nagbabala ang United Nations noong nakalipas na buwan na higit kalahating milyon ang maaaring makaranas ng taggutom o matinding kagutuman sa Gaza. Naniniwala naman si Manalo na kapag naipatupad na ang resolusyon ay agad itong makakatulong para mabawasan ang paghihirap ng mga sibilyang nadadamay sa naturang giyera. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita mula sa ating kasamahan. Itong konkretong solusyon ng gobyerno sa tumitinding trapiko sa Metro Manila ay giniit ng isang senador. Ito naman, pinasisilip din ang panukalang pagpapalit ng mga public buses sa electric vehicles at pag-amenda naman ng ilang mga provisyon ng RA 11235 o itong ang Motorcycle Crime Prevention Act isinusulong ng senador. Ang buong detalye sa pag-ulat ni Bombo J.C. Galvez. Mahalagang pag-aralan ng pamahalaan ang panukalang unti-unting pagpapalit ng mga public buses sa electric vehicles at kung paano ito makatutulong sa buhay ng mga commuters para mas maging maginhawa at mabawasan ang environmental impact ng traffic congestion sa bansa. Itong inihayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa gitna na rin ng tumitinding trapiko sa Metro Manila. Iginit din ni Villanueva sa gobyerno ang kahalagahan na magkaroon ng konkretong solusyon sa tumitinding traffic sa National Capital Region. Kaugnay na rin ito sa rekomendasyon ng Management Association of the Philippines na ideklara ng gobyerno ang State of Traffic Calamity sa NCR dahil umabot na sa 3.5 billion pesos araw-araw ang nawawalang kita sa Pilipinas. Sinabi ni Villanueva na ang pagkakaroon ng plano para resolbay ng trapiko ay nakapaloob sa Senate Resolution 859 kung saan ninanawagan ng Senado sa Department of Transportation, Metropolitan Manila Development Authority at sa Department of the Interior and Local Government na silipin ang plano sa pagtugon sa mabigat na trapiko sa bansa. Ang resulta rin ng mga pag-aaral sa matinding trapiko sa bansa ang naging dahilan din para isulong ng senador ang Republic Act No. 11165 o ang Work From Home Law. Samantala, kugnay nito, isinusulong naman ni Senator Francis Tolentino ang pag-amyenda na ilang mga probisyon ng Republic Act 11235 o ang Motorcycle Crime Prevention Act upang ito'y maging patas at makatarungan sa mga may-ari ng motorsiklo at bike riders. Isinabatas na 17 ng Kongreso ang Republic Act 11235 upang maiwasan at pagmultahin ang paggamit ng mga motorsiklo sa paggawa ng mga krimen sa pamagitan niyan ng paglalagay ng mas malalaki, mas madaling mabasa at color-coded na number plates, identification marks at iba pa. Isa rin itong hakbang upang protekta ng publiko mula sa mga kriminal na gumagamit ng motorsiklo at upang mapadali ang pagtukoy sa mga sasakyan na ginamit sa maraming krimen. Kaya't nagpapatupad ito ng mas mahigpit na maalituntunin at regulasyon sa mga may-ari at sakay ng motorsiklo at sa iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan tulad na lamang ng Land Transportation Office at Philippine National Police. Nagbaba rin si Tolentino ng mga multa
sa ilalim ng Section 11 ng batas na ito mula 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos at multa na hindi higit sa 5,000 pesos. Tatanggalin na din ang probisyon ng pagkakakulong. Kinuwestiyon naman ni Senator Coco Pimentel ang kapangyarihan at otoridad ng LTO bilang isang administrative agency ang kanilang pagsuspinde ng pagpapatupad ng Republic Act 11235 na hindi finito ng Pangulo. Bagay naman na kinatigan ni Tolentino. I share your opinion. I am of the same opinion that administrative agencies are there to implement the law. Execute the law as enacted by the Congress. And Congress should likewise continue with its oversight functions as to the execution of the law. And the non-execution of a law validly enacted by Congress, and here we're treading on the constitutional realm, should likewise and can likewise be subjected into a mandamus action on the part of any citizen, Mr. President. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group ang isang consignee ng package na naglalaman ng 20.4 million pesos na halaga ng shabu sa Maynino Aquino International Airport. Ayon sa mga otoridad, ang sospek ay kinilalang si Tami Bagataw alias Joseph Manasi Acugido na 51 anos. Naaresto ang sospek ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group, katuwang ang mga tauhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Matapos nga ang sinagawang interdiction operation sa May Central Mail Exchange Center Domestic Road sa May Lungsod ng Pasay. Nakuha sa pag-iingat nito ang tatlong ID at tatlong self-sealing na transparent plastic pouch na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu. Ito ay tumitimbang ng humigit kumulang 3 kilo at tinatayang nagkakahalaga naman ang abot sa 20.4 million pesos. Dinala naman ang suspect at mga na-recover na mga kagamitan sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency para sa kaukulang dokumentasyon. Samantala, nakatakdang dumating sa Pilipinas sa lalong madaling panahon ng 3 milyong doses ng bakuna kontra yan sa nakakahawang pertussis ayon sa Department of Health. Kabilang sa mga bakunang darating ay mga tinatawag na pentavalent shots na pumuprotekta din laban sa iba pang mga vaccine preventable illnesses gaya ng diphtheria, tetanus, hepatitis B at Haemophilus influenza type B. Sa ngayon, nakapagpamahagi na ang Department of Health ng 64,400 na pentavalent shots sa mga bata para labanan nga ang muling pagsibol ng pertussis na naihahawa sa pamagitan niya ng respiratory droplets at maaaring banta sa buhay. Ilan sa mga lugar sa Metro Manila at Iloilo City ay nakitaan nga ng pagtaas ng kaso ng naturang sakit. Sa datos ng ahensya, nasa 453 kaso ng pertussis ang naitala sa unang 10 linggo ng 2024 kung saan 35 na ang napaulat na nasawi sa naturang mga sakit. Iniimbestigahan naman na ng Department of the Interior and Local Governments ang posibleng pagkakasangkot ng isang pulis sa umano'y isyu ng land grabbing incident sa may Masungi Geo Reserve sa lalawigan ng Rizal. Kaugnay nito, ininspeksyon ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhor Abalos Jr. ang Masungi Geo Reserve kasunod ng impormasyon na nakatakda umanong i-turnover ng naturang pulis ang kontrol sa lugar sa isang pribadong individual. Ang nasabing individual naman ay napaulat na konektado sa dating hepe ng Philippine National Police Special Action Force. Pinagiba umano ng mga kapulisan ang kanilang barracks sa loob ng Masungi Geo Reserve noong nakalipas na Biyernes para sa bagong may-ari ng lugar. Subalit ayon naman sa pamunuan ng Masungi Geo Reserve Protected Area, ang naturang property ay pagmamay-ari ng pamahalaan. Maliban naman sa land grabbing, sinisiyasat na din ng Department of the Interior and Local Government ang illegal na istruktura na itinayo sa loob mismo ng Masungi. Nakatakda namang ilabas ng DNR ang findings ito kung legal ba ang mga istruktura na ipinatayo sa loob ng naturang protected areas kabilang na ang Masungi Geo Reserve.
Samantala, kumpiyansa ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na malapit nang mapulbos ang lahat ng miyembro ng New People's Army sa buong bansa. Bate nga sa datos na nilabas ng ehensya, abot na lamang sa mahigit 1,000 ang nalalabing puwersa ng naturang rebelding grupo. Kinumpirma ito mismo ni NTF ALCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. at ginawang pulong balitaan ng NTF ALCAC kahapon. Ginawa ni Torres ang pahayag sa kabilayan ng ipinakakalat na disinformation na mga komunista na sila ay malakas pa. Malaking kawalan rin umano sa mga ito ang matagumpay na pagkakanutralisa ng mahigit 400 miyembro at supporters ng mga ito mula sa mga ikinasang operasyon noong Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan. Sa ibang balita, tinatayang nasa 13 hanggang sa 16 namang bagyo ang aasahan sa panahon ng La Niña phenomenon. Ito ang inihayag ni State Weather Bureau Climatology at Meteorology Chief Ms. Ana Liza Oliza Soles. Paliwanag ni Soles, ito ay dapat na pag-init ng temperatura ng karagatan na malapit sa atin, kaya mataas ang posibilidad na magkaroon ng pagbuo ng tropical cyclone o bagyo, partikular na sa huling quarter ng taon. Sinabi din ng opisyal na nasa 13 hanggang 16 na bagyo pa ang mararanasan ng bansa at mas malapit ito sa kalupaan. Anya, mas kakaunti ang bagyo na mararanasan ngayong taon kumpara sa average na nasa 19 hanggang 20 na bagyo kada taon na nararanasan ng Pilipinas. Asahan din na may mga bagyong mararanasan ng bansa na mapaminsala. Dahil dito, pinag-iingat nga ng State Weather Bureau ang publiko hinggil sa mga paparating pangbagyo. Ayon naman kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, mas maikli ang panahon na makapaghanda, kaya ngayon pa lamang kanila nang inaabisuhan ang lahat na maghanda parati sa mga bagyo. Inihayag din ng opisyal sa mga ganitong sitwasyon, ang Department of Social Welfare and Development ay mayroong standard operating procedure na mag-preposition sa kanilang mga food at non-food items. Kagunay yan, pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni State Weather Bureau Climatology at Meteorology Chief Ana Liza Soles. Na dulot nito, or possible po yung medyo maraming ulan. So, dalawa po yung possible po na posibleng tindi ng magiging epekto po ng ating mga bagyo. So, yun po yung kailangan din po nating paghandaan. Dahil nandito tayo sa combined effects ng El Nino, although weakening siya, so ito po namang La Niña. So, medyo kung maaaring maging rain-bearing yung ating mga bagyo, so therefore medyo maraming ulan pagdating po ng possible arrival po ng La Niña. And ito naman po yung mga medyo malalakas yung mga hangin. Kapag medyo during the southwest monsoon or habagat, so possible naman din po yung mga malalakas na bagyo in terms of malakas na hangin. Bagi pa yan ang pagpapaliwanag ni State Weather Bureau Climatology at Meteorology Chief Ana Liza Soles. Kumuha tayo muli ng balita mula sa ating mga kasamahan. Ito ang ilang pasahero na babahala matapos ang naiulat na dalawang driver ng bus dyan sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange na nagpositibo yan sa drug test. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Nababahala ang ilang pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange matapos ang naiulat na nagpositibo sa random drug test ang dalawang driver dito sa naturang terminal. Taon bago makauwi ng Bicol si Sarah Gustower para makapiling ang kanyang mga anak at pamilya. Kaya naman, laking gulat niya nang malaman niya na ang ilan sa mga driver ng bus ay nagpositibo sa drug test. Anya, karamihan sa mga pasahero ay matagal na nagantay para makauwi at makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman, dapat lang umano na masiguro na ligtas at nasa tamang wisyo ang nagmamaneho ng sasakyan. Ay, hindi. Siyempre, di ba bawal yun? Ba't sila nagdadrug, di ba? Sana po pag si Abang magbabiyahe sila, dapat yun, hindi sila nakainom. Tapos, sana huwag silang maglalasing. Di ba bawal yun? Tapos, hindi sila pwede mag-ano ng drug. Sumang-ayon naman si Ken Kamingawan at nagpasalamat sa isinagawang drug test sa mga driver. Anya, importante ito na matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, lalo pat may mga biyahe na gabi. Nananawagan rin si Kamingawan sa mga driver na iwasan ang sobrang bilis na pagmamaneho o anya'y agawan ng daan. Gabi ang biyahe natin eh. Tama lang naman yun na dapat lahat i-drug test talaga sila. Mag-iingat lang sila, tsaka tama lang yung mag-drug test talaga sila. Tapos bawal mag-iinom sila, ganun.
Kung matatandaan, nauna nang iniulat na 183 grupo ng mga drivers ang sumailalim sa drug test kahapon at 2 nga rito ang nagpositibo. Sa ngayon, kumpiskado na ang driver's license ng mga ito habang iniimbestigahan at maaari namang masuspindi ng 1 taon at sumailalim sa rehabilitation sakaling magpositibo sa confirmatory test ng Department of Health. Samantala, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero. Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, higit 73,000 pasahero na ang naitatalang bumiyahe ngayong araw pauwi sa kanikanilang mga probinsya. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naging maganda naman ang resulta ng ipinatupad na Oplan Mangga Initiative ng Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service. Ito ay sa pakikipagtulungan din ng Agribusinesses and Marketing Assistance Division Region 3. Layunin ng inisyatibong ito na matulungan ang Bataan Mango Growers Agriculture Cooperative na lumago ang kanilang kita. Ayon sa Department of Agriculture, naibenta sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila ang mga fresh Carabao mangoes na ani ng mga magsasaka sa Bataan. Sinabi ng ahensya na abot sa 3,000 kilogram ang naibenta sa halagang 100 piso kada kilo sa Department of Agriculture Central Office, Sugar Regulatory Administration, National Irrigation Administration, maging sa Bureau of Internal Revenue at National Housing Authority. Base nga sa datos, umabot sa 324,000 pesos ang kabuang kita mula sa pagbebenta ng naturang produkto. Taos-puso naman ang pasasalamat ng Bataan Growers sa inisyatibong ito ng Department of Agriculture na talaga namang malaki ang tulong para sa pagpapalawak ng kanilang market. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nagulantang ang Bayan ng Calawag, Quezon nitong ika-25 nga ng Marso sa naganap na sagupaan sa pagitan ng Philippine Army at New People's Army sa may boundary ng barangay Doña Aurora, Calawag, Quezon at Santa Elena, Camarines Norte. Ito ay dalian sa pagtatanggang pagpasok ng mga armadong terorista upang guluhin nga ang kapayapaang tinatamasa ng mga mamamayan sa nasabing bayan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines 85th Infantry Battalion at Chief of Police ng Calawag MPS, gumamit ng improvised explosive device ang mga miyembro ng komunistang grupo ng SRMA-4B STRPC na nagdulot yan ng pagkasugat ng 2 sundalo. Sa kabutihang palad, walang naitalang residente ang nadamay nga sa naturang engkwentro. Sa kabila nito ay nananatili naman ang paninindigan ng Armed Forces of the Philippines na tuloy-tuloy na kapayapaan, kaayusan at kaunlaran ng Bayan ng Calawag at sa kabuuan ay sa lalawigan ng Quezon upang masiguro ito na hinihikayat din ang bawat isa na makiisa sa pagpapaigting ng matibay na pagtutulungan upang manatiling malaya sa insurhensya ang buong lalawigan ng Quezon. Nagsagawa naman ng inspeksyon ngayong araw ang ilang ahensya ng gobyerno sa ilang bus terminal, lalo na dyan sa Mayad sa Cubao dahil sa buhos ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Ito ay kinabibilangan ng Metro Manila Development Authority, Department of the Interior and Local Government, Philippine Drug Enforcement Agency at ang Bureau of Fire Protection. Nanguna sa pag-iikot sina MMDA General Manager Undersecretary Procopio Lipana, DILG Undersecretary Chito Valcosina, MMDA Head of Traffic Enforcement Attorney Vic Nunez sa mga 5-star terminal. Nagkaroon rin ng random drug testing sa mga bus driver katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency. Ang hakbang na ito ay layunin ngang matiyak na ligtas sa mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga lugar. Ngayong gabi naman ay pinahihintulutan ng MMDA ang mga provincial buses na makadaan sa EDSA. Nagtalaga rin ang MMDA ng mga medical personnel para sa mga pasaherong nangangailangan ng kaukulang medical attention. Mga kabombo at Caster Nation, sa pagkakataong ito ay kumuha tayong mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan. Itong publiko ay pinag-iingat na sa lumalaganap na travel scams ngayong Semana Santa. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Juana Martinez.
Nananawagan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa publiko na mag-ingat hinggil sa lumalaganap na travel scams ngayong kasagsagan ng Semana Santa. Nagbabala rin si Philippine Ports Authority o PPA spokesperson Eunice Samonte kaugnay ng mga naglilipa ng travel insurance scammers ngayong peak season. Ito ay matapos ang naiulat na may nabiktimang mag-ina na nagbayad pa ng 500 piso kapalit umano ng travel insurance sa Manila Northport Passenger Terminal. Kasabay nito, binigyang diin din ni Secretary Ivan John Uy ng Department of Information and Communications Technology, katuwang ang Department of Transportation at Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang kahalagahan ng online bantay-lakbay. Sa ilalim ng online bantay-lakbay, nagtatag ang nasabing mga ahensya ng Hotline 1326 na handang tumugon sa pangangailangan ng mga pasahero kung sakaling sila ay makararanas ng cybercrime-related incident. Kaugnay nito, kung matatandaan, una nang sinabi ng Transportation Secretary Jaime Bautista sa isinagawang inspeksyon kahapon sa Ninoy Aquino International Airport na mag-ingat ang mga Pilipinong biyahero sa mga too good to be true deals na maaaring travel or vacation scams lamang. Ani Bautista, huwag basta-basta maniniwala sa sino mang nag-aalok ng mga mura at magtungo na lamang sa mga authorized agencies upang hindi na maloko at matiyak na safe na makararating sa kanilang mga pupuntahan. Marami kasing mga kababayan tayo na sinasamantala nila yung situation na mahirap magbiyahe. Ganito kasing peak season, gustong magtipid, naghahanap ng mura. Kung sasakay tayo doon sa mga bus, siguro dumiretso na tayo doon sa mga ticket counters nila. Sa ngayong papalapit na ang long weekend, inaasahan na mas dadagsa pa ang mga biyaherong uuwi sa mga probinsya, kung kaya't hinihimok ng mga otoridad na maging mapanuri at mag-ingat upang maiwasang mabiktima ng mga online scam ngayong Semana Santa. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at consternation bilang na pakikiisa ho ng Bombo Radio Philippines sa paghihirap at pagkamatay at muling pagkabuhay naman ni Hesus Kristo. Ang himpilan ng Bombo Radio Philippines ay pansamantala munang hindi mapapakinggan pagsapit huyan ng Biyernes Santo, Marso 29 at pagkatapos huyan ng coverage ng pitong huling salita ni Kristo o itong siyete palabras. At ang lahat ho ng istasyon ng Bombo Radio Philippines ay magpapatuloy sa kanilang pagsasahing papawid sa Linggo huyan ng Pagkabuhay, Marso 31, 2024. Bombo Police Report. Mga kabombo at concernation, sa mga sandaling ito ay kumuha tayo ng mga balita mula sa ating mga himpilan sa probinsya. Itong bangkay naman ng 18 nasawi sa Antipas tragedy, abay nakuha na ho ng kanilang mga pamilya. Loose break naman, nakikitang dahilan ng naturang trahedya. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio, Coronadal. Abot sa 18 individual na nasawi matapos na masunog ang sinasakyang pampasaherong van na bumangga sa isang commercial truck sa bahagi ng Barangay Luhong, Antipas North, Cotabato. Sa inilabas na listahan ng Antipas Municipal Police Station, ang mga namatay ay kinilala na sina Mark Anthony Bunda, driver ng utility van, 26 years old, at residente ng Barangay Poblasyon, Antipas. Irish Lopez, 30 years old, isang self-employed at residente ng Barangay Luhong, Antipas, Cotabato. Mary Jane Lopez, 52 years old at residente ng Barangay Luhong, Antipas, Cotabato. Genevieve D. Vicente, 58 years old at residente ng Luhong, Antipas, Cotabato. Kimberly C. Armada, 20 years old, isang estudyante at residente ng Poblasyon, Antipas. Sian Gilantilay, 5 years old at residente ng Quiab, Antipas, Cotabato. May Grace Aaron, 38 years old, may asawa at residente ng Barangay Dolores, Antipas, Cotabato. Pers Veranda Balulong, 73 years old, may asawa at residente ng Poblasyon, Antipas. Ernesto B.R. Balulong Sr., 82 years old, may asawa at residente ng Poblasyon, Antipas, Cotabato. Shirley Pohas, 28 years old, walang asawa at residente ng Barangay Quiab, Antipas, Cotabato.
Winston Romano Sorsano, 40 years old, isang air conditioned technician at residente ng San Marino Block 7, Lot 16, Dasmariñas, Cavite. Michael Jason Higanto, 27 years old, isang GNT courier at residente ng Barangay Linaw, Matalam, Cotabato. Virginia Wayno Rufino, residente ng Purok 6, Barangay Sarayan, Matalam, Cotabato. Maricel Ambay Castillon, 40 years old, isang OFW at residente ng Barangay Poblasyon ng Tipas, Cotabato. Rice Vince Lopez Juan, 6 years old, at residente ng Luhong Antipas, Cotabato. Rosario Lopez Reyes, at mayroon pang dalawang unidentified dead bodies. Samantala, narito ang mga dinala sa paggamutan na sakay ng Vehicle 2. O 10-wheelers dump truck. Edwin Dumapias na si Ad, driver ng 10-wheeler truck, 49 years old, kasado at residente ng Purok 2, Barangay Tulungang, Guing, Digos City. Wilmar Husol Panoy, isang helper, 27 years old, at residente ng Purok Batanggenyo, San Jose, Digos City. Gregorio Wallace Casino, 53 years old, isang media practitioner na pawang mga sugatan. Maliban sa mga inilabas na pangalan ng Antipas PNP, may dalawa pang patuloy na inaalam mga identity sa ngayon. Ayon sa ulat, ang van ay may biyaheng Kidapawan, Arakan na aksidenteng nakabanggaan ang isang commercial truck pagsapit sa nasabing lugar. Mabilis naman na rumisponde ang mga otoridad sa lugar at inapulang sunog, ngunit hindi na nailigtas pa ang sakay ng PUV van. Sa ngayon, patuloy na ginagamot ang ilang mga sugatan sa trahedya. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring aksidente. Lahat, no? Kami po sa mga kapulisan ng Cotabato Police Provincial Office ay patuloy pong nagre-remind po sa lahat po ng ating mga drivers, lalo po sa ating mga drivers, mga commuters, na lagi po tayong mag-iingat, at lalo pag alam po natin na delikado po ang daan, delikado po mag-overtake, huwag po tayong mag-overtake para po maiwasan po natin ang vehicular accident po. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar, nag-uulat para sa the number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang Iloilo City naman all set na sa posibleng pagdagsa ng mga turista sa mga pilgrimage sites ngayong Semana Santa. Kaugnay niyan, tinutukan niya ng Bombo Radio Iloilo. All set na ang Iloilo City Government sa inaasang pagdagsa ng mga peregrinong dadayo sa lungsod ng Iloilo ngayong Semana Santa. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na ang pangunahing tututukan ng mga otoridad ay ang mga matataong lugar kagaya ng terminal ng bus, paliparan, pantalan at mga simbahan na inaasang dadagsain ng mga lokal at dayuhang turista. Anya, may koordinasyon na ang simbahan sa mga otoridad sa pagpapanatili ng seguridad, pati na rin sa mga pastoral council para sa pagdiriwang ng Semana Santa. Wala na rin anyang restrictions sa lungsod, hindi tulad noong pandemya. Nanawagan rin ang alkalde sa publiko na ang Semana Santa hindi lang basta pagdiriwang kundi panahon ng pagninilay, pagbabalik loob sa Panginoon at paggawa ng kabanalan na siyang dapat na gawin at isabuhay. Muna, ka-importante ang Semana Santa. Let us now reflect upon the life, the sacrifices, the passion of our Lord Jesus Christ so that this will renew our pagtuo. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Echanova Lusada. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Ito namang Department of Health, Region 7, ay nakapagtala ng abot sa 115 na kaso ng pertussis sa rehiyon kung saan 6 na ang naitalang nasawi. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Inanunsyo ng Department of Health 7 na patuloy na tumaas ang kaso ng pertussis o whooping cough sa rehiyon kung saan pumalo na sa 115 ang naitalang kaso sa unang quarter pa lamang ng taon. Sa nasabing bilang, 42 ang kumpirmadong nagpositibo sa nasabing vaccine preventable disease. Inihayag ni Regional Epidemiologist Dr. Eugenia Canial na 6 na ang binawian ng buhay na may edad 0 to 2 months at hindi pa umano nakatanggap ang mga ito ng anumang bakuna. Sinabi pa ni Canial na isa sa rason kung bakit patuloy na tumaas ang kaso ng pertussis sa rehiyon ay dahil sa pagbaba ng pagpapabakuna simula noong taong 2018. Hinikayat pa nito ang publiko na sakaling magkaroon ng flu-like symptoms ang isang individual ay dapat na mag-isolate na lamang muna at magsuot ng face mask para maproteksyonan hindi lamang ang sarili kundi ang mga taong nasa paligid. Binigyang diin din nito ang kahalagahan ng pagpapabakuna para maiwasan ang anumang sakit. We have 6 deaths and all of these deaths did not receive any vaccine. So it's kind range from 0 to 2 months. Yes, pertussis is more on the children. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang bilang naman ng mga barangay na idineklara ng drug cleared sa Region 1 umaabot na sa mahigit na 90%. Kaugnay niyan, may nakalapang balita ang Bombo Radio La Union. Kinagalak ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 na nabaliktad na ang kabuuang bilang ng drug-cleared barangay sa buong Region 1 kumpara noong 2016. Ayon kay Maripe De Guzman, tagapagsalita ng PDEA Region 1, na noong 2016, humigit kumulang 90% ng mga barangay dito sa Ilocos Region ang hindi drug-cleared, samantalang 2024 ay umaabot na sa 90.24% ang idineklarang drug-cleared. Ipinaliwanag niya na nakamit ng mga barangay na ito ang mga paraan upang may deklarang barangay drug cleared tulad ng pagiging aktibo ng kanilang Barangay Anti-Drug Abuse Council at pagsasailalim sa mga seminar na sinasagawa ng PDEA at Philippine National Police. Agad ding nakapagsumite ang mga barangay na ito ng kanilang listahan ng mga individual na sangkot sa illegal na droga at agad ding dumaan sa masusing investigasyon at verifikasyon ng ahensya. Matapos ang verifikasyon, agad na nagsagawa ang PDEA ng House of Visitation kung saan kinikayat nila ang mga individual na nasa drug list para sumailalim sa drug testing para sa rehabilitasyon bago ang pagproproseso ng mga dokumento para sa drug clearing operation at deliberasyon. Saad ni De Guzman na bagamat marami silang kailangang iproseso para sa deliberasyon, may mga pagkakataong hindi naaaprubahan ng mga barangay kung saan target na makumpleto ang natitirang 10% sa mga barangay sa rehiyon upang mapamaritan na rin sa mga bayan, lungsod at probinsya. Kaugnay nito aniya sa lalawigan ng La Union na sa 33 barangay lamang o 5.73% ng mga barangay ang hindi pa drug cleared. As of last week na huling deliberation natin, ay kung tingnan natin, nabaliktad na yung number o percentage ng affectation ng drugs dito sa Region 1 in particular kumpara nung nag-uumpisa pa lang tayo noong 2016. Kung noong 2016, ang drug affectation ng Region 1 is 90%. Ngayon, nabaliktad na po. So as of our deliberation last March 19, naging 90.24 na po yung na-drug clear po natin na barangay. And dito sa atin sa La Union, sa total na 576 na barangays, 468 na ang na-declare natin na drug clear as of the last deliberation that we have, or 81.25% na ang ating na-clear, and there are still 33 remaining drug-affected barangays or 5.73%. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News. Bombo ni Jane Ganoy para sa number 1 and most trusted radio network in the country.
Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Ito namang Armed Forces of the Philippines, tiniyak na masupil ang peace spoilers habang ginugunita ang Holy Week ng bansa. May buong detalye ang Bombo Radio, Cagayan de Oro. Binigyang katiyakan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi nila papayagan makapaghasikarasan ng armed wing ng Communist Party of the Philippines CPP na New People's Army o NPA sa mismong kasagsagan ng Holy Week observance sa buong bansa. Kasunod ito sa paggunita rin ng CPP-NPA anniversary mismo nitong araw kung saan nataon na inoobserba ng mga Kristiyano ang uri ng buhay ni Kristo Jesus at ang iniwan ng mga pangangaral para sa salibutan. Sinabi sa Bombo Radio ni 4ID, Philippine Army spokesperson, Lieutenant Colonel Francisco Guerrero Jr. na nakahanda umano sila na susupilin ang anumang armadong galawan ng mga rebelde na maring magdulot ng disturbo sa mga aktibidad ng Semana Santa. Inihayag ni Guerrero na bagamat abala ang malaking populasyon ng bansa ng Holy Week activities, subalit tuloy-tuloy lang ang kanilang focused military operations laban sa armadong mga grupo. Partikular na tinukoy ng AFP ang 11 na CPP-NPA guerrilla fronts na tinatrabaho ng kanilang lower units sa limitadong bahagi na lang ng 3rd ID at 4ID Philippine Army Operational Controls, partikular sa mga rehiyon ng Visayas at maging sa Karagan Northern Mindanao Regions. Magugunit ang una ng naglabas utos ang Commander-in-Chief na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na kung maaari ay tuloy ng mapulbos ang humina umano na higit 10 na guerrilla fronts ng CPP-NPA sa loob ng taong ito. This will not stop us from conducting our combat operations, no, to ensure that there will be peace spoilers, yung gusto lang magbigay ng kaguluhan sa ating mga pamayanan. So our troops will not rest. We will aggressively pursue the remaining members of the communists group. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat, para sa number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Bas Radio, Bombo! Bombo Entertainment, Bombo News. Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Tacloban Pride lalaban sa Mr. Global International 2024 sa bansang Nepal. Kaugnay niyan may Chika Pang, Star FM Manila. Handa nang lumaban ang 28-year-old Mr. Global Man Philippines 2023 na si Romar Oledan mula Tacloban City para sa Mr. Global International 2024 na gaganapin sa Nepal ngayong weekend. Ayon sa kanya, hindi talaga pagpapageant ang kanyang hilig, ngunit dahil sa paghihikayat at suporta ng kanyang mga kaibigan ay pinasok na rin niya ito. Ito ang unang pagsabak ni Romar sa international pageant, kaya naman puspusan din ang kanyang paghahanda. Sa kanyang advokasya na body positivity, ibinahagi ni Romar sa exclusive interview ng Star FM Manila ang kanyang karanasan noong nakakatanggap siya ng pambubuli at panunot siya dahil sa kanyang physical na anyo. Ito rin ang naging motibasyon niya para sa self-improvement. Way back, high school or college, I'm being bullied, being body shamed, you know, being criticized with my classmates, other friends, and it went with my mental health. I'm not going, you know, outside my house because of what I look at that time, and my body physique is not good at that time. I'm very tiny. If you saw me in the past, maybe because of those words that I received negatively, that I turn it into positive way. Because I take it as a motivation for me to push myself. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Manila kay Mr. Global Man Philippines 2023, Romar Oledan. Hello, Star Kadas. This is Romar Paladin Oledan, your Mr. Global Philippines 2023. And you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio, Bombo. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang nawawalang lalaki dyan sa may bahagi ng Ilocos Norte, abay bangkay na ng matagpuan sa balon. Pag-ahon sa kanya, naging pahirapan dahil yan sa lalim nito. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Lawag. Pahirapan ang pag-ahon ng mga kasapi ng Bureau of Fire Protection sa bayan ng Bahara sa bangkay ng isang lalaki mula sa malalim na balon sa barangay Pasyokan.
Nakilala ito na si Israeli Bugawisan na 38 anyos sa residente sa naturang barangay. Dahil sa lalim ng balon na ilinagyan pa nila ng tubig para lumutang ang biktima at gumamit ng lubid at kumot hanggang sa maiyahon na ang bangkay. Una rito, sinabi ng ina na si Edita Bugawisan, dalawang araw nilang hinanap ang biktima ngunit hindi nila nakita hanggang sa inalis niya ang takip ng balon at dito na niya nakitang may tao sa loob. Agad niya itong ipinalam sa isa pa niyang anak ngunit hindi umano nito agad pinansin dahil may nakapagsabi sa kanya na may nakakitang naglalakad sa tulay ang biktima. Hindi niya nito akalain na sa loob ng malalim na balon makikita ang kanyang anak dahil kahapon pa ay nagpalit pa ng paborito nitong damit bagamat hindi nito nakita. Nabatid na sa nakalipas na taon ay tinangka na ng biktima na magpakamatay ngunit nakita mismo ng kanyang ina at napigilan ito. Binuksan ko yung kwa, nakita ko diyan ang anak ko kaya sinabi ko kay Godwin. Pero hindi pumunta dyan. Ninawa na naman pero nakita ko umagang umaga. Sinabi ko sa kanya, hindi maganda itong ginagawa mo anak ko. Kako sa kanya. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawaga. Para sa Bombo Network News, Bombo Aileen Arda nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Ang pagtapyas naman sa piyansa ni dating US President Donald Trump tinitignan na makakatulong daw sa pagdami pa ng kanyang supporters. Kaugnay niyan, may nakapanayam pa ang Bombo Radyo Bacolod. Naniniwala ang isang Pilipino sa Houston, Texas, USA na ang mga kaso laban kay US former President Donald Trump ang rason kung bakit dumadami ang supporters nito. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacol, kay Pinoy Ligarda Gonzalez, Bombo International News Correspondent Direkta sa Houston, Texas, pinababa sa $175 million ang piyansa ni Trump mula sa $464 million sa civil fraud case dahil walang bail bond company na tatanggap nito. Ayon dito, matapos na pinababa ang piyansa nito, nagpayag si Trump na kanya itong babayaran in cash. Haharap naman si Trump sa korte sa New York sa April 15 sa isa pa nitong kaso dahil ayon kay Gonzalez, marami ang gustong pigilan ang pagkampanya ni Trump kung kaya patuloy ang pangaharas sa dating presidente na inaasahang tatagal hanggang sa eleksyon sa Nobyembre. Ito rin ang pinakaunang trial para sa former US President. Samantala, naniniwala naman si Gonzalez na pabor kay Trump ang pangaharas sa kanya dahil marami ang sumusuporta sa mga underdog o sa inaapi at matatapang. Yes, nakapapabor ito kay Donald Trump kasi alam nyo dito sa Amerika, no? Everybody loves an underdog. Ha? Pag underdog ka, pag api ka, gusto ka nila. Pag palaban ka, ha? Gusto ka nila. Gusto ng tao sa Amerika, lalaban sila para sa'yo. E nakita nila, inaapi si former President Donald Trump. So nandun sila, no, para kay former President Donald Trump. So abangan, no, malapit na ang eleksyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Maceo Paman para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Americans naman doon sa New York nagprotesta sa pagpasa ng resolusyon ng Kamara sa Charter Change ng Pilipinas. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat ang Star FM Iloilo. Nagtungo sa mga lansangan at daanan ng mga Filipino-Americans sa New York upang tuligsain ang pagbasa ng isang resolusyon ng Kamara para sa mga pagbabago sa ekonomiya sa Konstitusyon ng Pilipinas. Ipinasa ng House of Representatives at naaprubahan na sa ikatatlo at huling pagbasa ng Resolution of Both Houses No. 7 o Economic Charter Change na naglalayong amyendahan ang 1987 Charter upang bigyang kapangyarihan ng Kongreso na isabatas ang mga limitasyon ng dayuhang pamumuhunan sa mga pampublikong kagamitan, edukasyon at advertising. Din na ng mga nagpo-protesta sa Big Apple ang hakbang dahil naniniwala silang banta ito sa soberanya ng Pilipinas. Sinabi nila na ang mga dayuhang pamumuhunan ng walang wastong pag-iingat ay maaring magpahiwatig ng sakuna at pagsasamantala sa pang-araw-araw ng mga Pilipino. Ayon kay Sal Vencio ng Malaya Movement, nagbahayag ito ng pangamba laban sa charter change na ang pinakalayunin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay dagdagan ng mga limitasyon sa termino ng mga nasa kapangyarihan. Let's not forget that the last time we had a charter change under a Marcos administration, it directly led to a decade of blatant human rights abuses and impunity and direct
authoritarian and fascist rule. Stop! Naniniwala ang mga nagpo-protesta na nagsisimula pa lang ang laban upang ihinto ang charter change. Sinabi nila na ang sambayan ng Pilipino sa huli ay makakapagdesisyon sa pag-amyenda sa charter kung dumating ang panahon na ang mga iminungkahing pag-amyenda ay iboto sa isang plebisito. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry Naguulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update! Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ng 56.32 pesos. Ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7.20 pesos. Ang Singaporean dollar ay katumbas ng 41.85 pesos. Ang Saudi Arabian Rial ay katumbas ng 15.01 pesos. Habang ang Euro ay katumbas naman ng 61.04 pesos. Ang datos na ito ay batay pa rin sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Sir Nation, bago ang ating orasyo ng pirata, nais namin kayo muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at mga mahalagang impormasyon, ugaliin tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Para sa ating mga kababayang Ilocano, nariyan ang Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Baguio. At para naman sa ating mga kababayang mga Pangasinense, nariyan ang Bombo Radio Dagupan. At para naman sa ating mga kababayang mga Bicolano, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. Sa mga kababayan naman po natin dyan sa may Cagayan Valley, maaari din po kayong tumutok dyan sa Bombo Radio Tugigaraw. At dyan naman sa Ilocos Region, nariyan po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. At sa mga kababayan po nating Bicolano, tumutok lamang po sa Bombo Radio Naga. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng orasyon pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Nandito sa Bombo News Center para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo.